Napakadaming charms o pampaswerte ang pwede nating ilagay sa ating wallet. Nandiyan ang lucky coins, kristal at napakarami pang katulad nito. Pero ang laurel ang siyang namumukod-tangi. Bukod kasi sa kilala ito na naghahatid ng buenas, ito ay madaling makita at makuha kahit saan. At ito sa sinaunang panahon pa lamang, ito ay ginagamit na agimat o amulet para sa tagumpay. At ayon nga sa karamihan, ito ay talagang mabisang pampaswerte. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Ang laurel ay isang pampaswerte na inilalagay sa wallet. Ito ay inilalagay sa iyong pitaka upang tuluyang umakit ito ng pera nang sa gayon, hindi ito mauubusan ng laman. Ngunit sa kabila nito, kailangan pa din nating kumilos at magsipag. Ang paglalagay ng laurel sa wallet ay isang paraan ng pagsiset ng intention at pagbubukas ng pintuan para sa malalaking oportunidad pagdating sa pera. Ito ang nakakatulong upang mas tumaas ang tsansa na tayo ay magtagumpay sa pera. Dahil madalas, may mga pagkakataon na anumang sipag at tiyaga natin sa buhay, ang pinaghirapan natin ay napupunta lamang sa wala. Kaya naman nandiyan ang mga pampaswerte bilang lunas. Ang paglalagay ng laurel sa wallet ay naghahatid ng swerte. At ito ay may marami ding estilo sa ritual, depende sa kung ano ang gusto nating mangyari o maakit. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Una, ang laurel ay inilalagay sa gitna ng mga perang papel sa pitaka upang ito ay mas dumami. Ang bango nito ang siyang nagtataglay ng positibong enerhiya para managana ka sa pera. Pangalawa, ang laurel ay sulatan ng espesipikong halaga ng pera bago ilagay ito sa wallet. Ito ay upang magkaroon lagi ang iyong wallet ng espesipikong halaga ng pera. Halimbawa, ay 10,000 pesos. Tatlo, sinusulatan din ito ng 4 na peso sign o anumang currency sign na mayroon sa bansa mo. Ang layunin nito ay upang umakit ng kasaganahan sa pera sa anumang direksyon. Maaaring managana ka at magmula ito sa hilaga, kanluran o sa timog na direksyon. Pang-apat, sinusulatan ito ng numero 8. Abundance o prosperity o kasaganahan sa wikang Tagalog. Ang layunin naman ito ay upang managana ka sa pera na walang espesipikong halaga. Pang-lima, ang durog na laurel sa wallet ay mainam na ilagay din tulad ng ibang herbs at spices gaya ng durog na cinnamon. Ito ay mainam ding ilagay sa wallet. Ang durog na laurel ay binabalot sa pulang tela o berde. Pula para sa swerte at berde naman para sa pera. At saka ito, inilalagay sa wallet. Ang iba naman, ito ay sinasamahan pa nila ng asin. Pang-anim, ang abo ng laurel ay swerte din kung ilalagay o ipapahid sa wallet. Ito ay nagdudulot din ng swerte. Tulad ng asin, ang abo ng laurel ay mainam din na pang-alis ng negatibong enerhiya. Subukan din na ibudbod ang abo ng laurel sa wallet na bagong bili at ibabad ito dito sa loob ng 3 araw bago gamitin. Pang-7, simpleng hawakan ng 1 piraso ng laurel at mag-wish dito. Wala ka nang isusulat, saka mo ito ilagay sa iyong wallet. Kailangan mo lamang ng iba yung konsentrasyon para maisagawa ito. Pang-8, ang 3 laurel na may peso sign ay swerte din. Ang bilang 3 ay isang sagradong numero din sa mga relihiyon. Ito ang numero ng malaking pagbabago, harmony at kaayusan sa ating buhay. Kaya naman ang paglalagay ng 3 laurel sa wallet ay swerte pa rin. Sa bawat paraan na iyong mapipiling gawin bago maglagay ng laurel sa pitaka ay maging positibo at magkaroon ng malakas na paniniwala. Saka hawakan ang dahon ng laurel at manalangin.
Isulat kung ano man ang intensyon mo sa dahon bago mo ito ilagay sa wallet. Ang aking mga ipinakita sa video na ito ay ang mga iba't ibang paraan ng paglalagay ng laurel sa wallet. Piliin alinman ang malapit sa iyong puso. Ang paglalagay ng laurel sa wallet ay mainam na gawin sa full moon at Huwebes. Dahil ang mga araw na ito ay para sa abundance. Pero kung ito ay gagawin mo sa kahit na anong araw at oras ay wala namang magiging problema. Basta malinis ang iyong intensyon at hangarin sa pag-akit ng pera sa tulong ng dahon ng laurel. This is Erfie Del Rosario. Thank you for watching.